Yo, what's up guys? Good afternoon. So, kitang-kita nyo naman, sobrang daming pinauwi sa atin ng Lourdes Special Bibingka. Sobrang solid ng shoot ko kanina and sobrang bait ng may-ari si Sir Christopher Laksamana. Kinuwento niya sa akin kung paano nagsimula yung Lourdes. Sobrang na-inspire ako. So yun, meron tayong special guest ngayon. Siya yung unang bumisita sa atin. Siya yung magpo-provide ng mga side comments. At saka syempre, tutulungan ako tumikim niyan. Aba, panalo yan. Si Oliver, yung kasama ko pa dati, ex-Deal Days, tropang BGC. What's up, Raz? Okay guys, eto na. Simulan natin sa malaki. Kasi alam ko itong malaki, ito yung pinaka-specialty talaga nila eh. Ah! Kita nyo. Kita nyo yan guys. Ooh! Pagbukas ko pa lang nung box guys, nag-iba na agad yung amoy ng kwarto. Woo! Amoy coconut. Amoy yumminess. Yummy! Actually, yung iba dito natikman ko na kanina. So yan, kukuha lang tayo ng maliit guys. Kasi nakakatulong pala dito si Oliver man kasi... Ako, nandali pa ako ulit. Kasi nag-aral siya ng school. Nag-aral siya ng school. Natural. Kasi kasi nag-school siya sa... Huwag na natin banggitin. Basta ay na yun. Basta is from the Taft. Papuha. And culinary siya. So, yun. Ibang klase, guys. Papakita ko lang sa inyo, guys. Ang kapal ng toppings, hindi ka talaga tinipid dito. Sobrang sarap, sobrang lambot nung biko niya sa ilalim. Tapos yung toppings, hindi naman siya sobrang tamis. Lasang-lasa mo lang talaga yung nyog, yung latek. Woo! Dito na tayo sa pangalawa, guys. Bibingka ulit, pero... Teka. Okay, guys. Ito na. Kuhay mo, Miles. Yum. Kita nyo, guys. Oh, ang kapal ng toppings. Woo! Diba? Tikman muna natin yung ilalim lang. Sarap, men. Ibang klase to. Na-excite pa ako dun sa iba. Pero gusto ko pa ng isang slice. Next is, ito, dito tayo sa ano. Ito yung tinatawag nila guys na sapen-sapen. So, kaya nga siya tinawag na ganun kasi iba-iba yung kulay ng layers niya. Oh, guys. Ow. Oh. Solid. Solid, boys. Oh, kita nyo yan, guys. Solid. Tsaka, kita nyo yung toppings. Hindi sila matipid sa toppings, guys. Kuha lang tayo ng onte. Salamat, Lourdes! Okay, guys. Ayan. Madikit siya. Are you good? Sobrang sarap, man. Hindi siya ganun katamis, ha? So, kung gusto mo kumain ng marami, makakarami ka talaga. Hindi siya... Oo, oh, normal na medyo oily siya. Pero, hindi siya ganun katamis. Solid to pang dessert. Okay, next. Dito tayo sa Black Kuchinta. Madali. Ito talaga. Kuchinta. Yung sausawan pala guys, yema. Hindi ko alam kung ano yung secret ingredient nila paano nagiging black yung kuchinta. Oh, sarap. Tikman muna natin siya na yung kuchinta lang. Lagyan mo yung topping. Mga, meron silang kasamang toppings. Ano ba yun? Parang cappuccino, may topping. Nyog. Buti na lang, may kasama tayong culinary expert. Ako, nadali na naman. Okay. Naluluot na. 1, 2, 3. Isang malaking Solid man. Paano kung may yema pa? Iba yung texture niya. Parang mas creamy siya sa regular na kuchinta. Tapos parang may... Parang... Medyo may nalalasa na onti na parang black gulaman or ewan or baka sa asukal yun. So... Hindi ko tapioca kasama yun. Ayun. From our culinary expert. At titikman natin siya guys na may yema. Yeah. Ay, topping.
Oo, oh, yema and toppings. Huwag masyado maraming yema kasi alam nyo naman, hindi tayo mahilig sa matamis masyado. Okay, so yan. Tikman na natin siya. Sarap ng yema. Para siyang caramel flavor na bagay na bagay siya talaga doon sa Black Kotchinta. So yan, pagpapahingihin na natin yan dahil kay Oliver yan. Yun talaga yung dinayo niya dito eh. Next! Ube! Feeling ko talaga pag kumakain ako ng ube, parang Pasko na. Parang ganun. Naalala mo yung mga putubumbong. Bibingka. So yun, ube tayo guys. Ube. Knock-knock. Who's there? Ube. Ube. Ube, baby, baby, baby. Okay guys, ito na yung ube natin. Ang deep nung taste ng ube niya. So, okay to eh. Halo sa halo-halo. Feel ko okay rin siya papakin. Kasi, puro. Konting ganun lang. Nararamdaman mo, purong-puro yung ube. Yun yung word, puro. Solid. Salamat, Lourdes! Maha, ito talaga sinabi ni Sir Christopher. Gawa ng asawa niya to, guys. Maha. Sobrang sarap talaga. Hindi ko na alam yung ipapaliwanag ko eh. Oh, kita mo yon. Sakto lang yung texture niya. Tapos lasang-lasa mo talaga yung corn. Tsaka yung nyog. Alam ko may gata to eh. Hindi rin siya yung parang ibang mahablangka na nakakain nyo na parang gelatin. Siya hindi. Para siyang malambot na pudding yung texture niya. Next! Guys, ito rin naman yon. Nakatab lang yung kanina natin ginain. Ito naman, yung purple pa rin. Ayan. Pero may toppings lang siya nung tostadong nyog. Salamat po sa ating culinary expert. Hoy. Ang sarap talaga nung kulay violet. Oh. Ang ating kasaba. Okay guys. Tignan nyo naman guys yung cheese niya. Kapal. Kapal at saka sakto lang yung pagkakatusta. And siya is parang inch thick rin siya. Yummy. Sobrang milky nung cheese man. Solid. Alam ko ang kasaba is gawa sa kamote or kamoting kahoy. So guys, ito pala, sobrang dami nilang pinauwing toppings. Meron rin sila guys, kutsinta. Ito naman, normal na brown kutsinta. Yung top. Favorite. So guys, meron pa palang mga ibang products yung Lourdes Special Bibingka na hindi na natin nasama sa mukbang dahil naubos ko na siya. Ito, first time ko lang nakatikim nito. Ang tawag daw dito ay intak. Sobrang sarap niya, sobrang lambot, and sa ilalim, merong ube. Ang ganda ng combination ng gata, ng nyog, tas ube. Sobrang sarap. So kaya siya siguro tinawag na inutak dahil rin sa itsura and consistency niya. And lastly, I can recommend talaga, hindi ko makakalimutan yung kanilang leche flan. Ibang klase, man. Promise. Pag kinagat mo, talagang natutunaw sa bibig mo. And hindi siya sobrang tamis dahil ang gamit nila is white syrup. Sobrang creamy, sobrang malalasahan mo yung egg, yung milk. So guys, sobrang thank you! And thank you rin sa ating special guest na si Oliver. Matagal na ako sinusuportahan na ito. And soon, magsushoot kami ng mga car vids. So, abangan nyo rin yan. So, yun. Thank you. Alam nyo naman eh. Mahal na mahal ko kayo. Love you.